Sipirers, ma'am and sir, mag-practice naman tayo para sa mga beginners, sa mga new incoming shipmate. Mag-practice naman tayo. Tips naman to para sa inyo, para kung kayo naman aakto. Manumano naman tayo ng manual naman tayo ng competition. Ang topic natin ngayon is trimming with two holes. Ito, importante to siya during final trimming. Trimming with two holes. So, at this time, pagkatapos natin mag-manual calculation, i-check naman natin dito sa automatic answer, sa auto answer, kung pareho bang sagot natin. Okay? So, mag-manual muna tayo. After sa manual, mag-input natin yung mga given dito sa computer, sa automatic answer, para mag-confirm natin. Shout out pala sa mga dati kong tao, mga dati kong kasama, si Greg Box. Nasa North Kitan sila ngayon, si second mate Boscato, saka si third mate Monsita. Sana magsama-sama tayo ulit, mga kasama ko dati. Okay, mga kabaro, mag-start na tayo sa topic natin ngayon. Trimming with two holes. So, okay, mga kabaro, ito yung topic natin ngayon. Trimming with two holes. So, ito yung given natin during your drop check. Trim check, ito yung drop forward mo. Assuming, ito yung drop forward mo. 13.18 in the forward, and up is 13.35. So after your drop check, meron kang nakukuha ng remaining cargo na 2000 metric tons. Tapos ang gusto mong required trim after the final of trimming, meron kang 0.10. yan ang required trim mo. So ngayon, i-distribute mo ngayon sa dalawang buriga between 1 and 7. Okay? I-distribute mo sa dalawang budiga between 1 and 7. So, meron na, assuming meron na kayong LCG sa number 1. So, ito yung LCG number 1. LCG naman sa hold number 7. So, ito naman siya. So, hinahinay tayo, tsaka step by step, para masundan nyo at tsaka maintindihan talaga. So, dito tayo sa number 1. So, kunin natin yung drop midship. So, ito na yung drop midship mo. So, dito tayo sa number 2. So, kunin natin yung LCF.
Tapos kunin natin yung MTC. Base sa drop midship natin na 13.27. So dito natin titingnan to sa hydrostatic table. So ito na yung 13.27 natin. So kunin natin yung LCF. So ito yung LCF mo. Tapos yung MTC mo, ito na yung MTC mo. Okay. So 3 tayo. Kunin natin yung distance LCF to upholds. Yung LCG off mo is 71.32. I-minus mo ng LCF. So meron ka ng distance from LCF upholds. So number 4 tayo. Ito yung kuha tayo naman ng DBH. Itong DBH is a distance between forward and upholds. Okay, so DBH is 7, ang uphold natin is 32, plus mo ng forward LCG. So meron ka ng DBH. Or okay. So okay. So maganda pa yung gawa kong barko, mga kabarno. Ayos lang.
Assuming ito yung midship mo. Assuming ito yung F mo. Ito yung distance mo sa air safe up to up holds. Ito yung LCG forward mo. Ito naman yung LCG up mo. Ito yung so ito yung DBH mo. Okay. So dito tayo sa number 5. Okay, ito yung LCG up mo. LCG up, ito yung distance sa from F to LCG up. Tatapo yung DBH mo. So number 5 present. Trim natin. Minus mo ng drop forward. So meron kang trim na 017. So percent trim. Okay. So second papel tayo ha. So dito tayo sa number 6. So change of trim. Required trim. Minus mo ng percent trim.
Okay? Yung required trim mo sa given natin is 10. Minus mo ng percent trim. Okay. So, yun yung variety sub-trim. So, ngayon, dito na tayo sa number 7. Ito yung number 7, kunin natin yung cargo sa weight forward. Okay? Solve tayo ng weight forward. Okay, ang formula sa pagkuha ng weight sa forward, tons times remaining cargo minus mo ng change sub trim, multiply mo ng MTC, multiply mo ng 100. Okay, after that divide mo ng D BH, so distance between forward and up holds. Okay, so yung distance natin, so 67.72. Okay. Multiply mo ng remaining cargo na, yung remaining cargo na given natin is 2,000. So, okay. So, minus ng change of trim, MTC at saka multiply mo ng 100. So change of trim natin is MTC. So, yung MTC natin is 1386.81. So, nilagyan ko ng ganito para hindi kayo malito. Makaro talaga. Ngayon, i-multiply ng 100. Okay, so 0.07, huwag mong kalimitan yung negative sign, multiply mo ng MTC, multiply mo ng 100, so meron ka ng 7, i-round off mo na yan ng 8, so negative sign, so minus, okay. Okay.
Ngayon, i-divide mo ng DBH. Okay? Divide mo ng DBH. Yung DBH natin is 15669. Okay. Okay, so ito yung result is 926 decimal 33. So round off na lang ng 926. Okay, so ito yung weight mo. Forward and hold number 1. Okay, so meron ka ng weight sa number 1. Ngayon sa 8 tayo, remaining cargo. Ang remaining cargo mo is 2,000. So meron ka na, meron kang weight sa number 1 na 926. So i-minus mo sa ang remaining cargo mo, minus mo sa 926. So meron ka nang weight sa number 7. Okay. Okay, so natapos na tayo sa manual competition natin. Ang cargo mo sa number 1 is 926. Ang cargo mo sa number 7 is 1074. Assuming natin, ito yung kargamento na remaining distribution natin in between 1 and 7 cargo holds. Okay? Based sa itong given na example natin. So, medyo haba-haba konti, pero at least nga meron kayong idea sa manual calculation sa trimming with 2 holds. So ngayon, ipasok natin to sa auto-answer ko sa computer. I-compare natin kung pareho ba kami ng answer sa mano-mano at saka sa manual. Okay. Ito na yung trimming with 2 holds. Automatic answer to siya. Pero before nyo magagamit itong auto answer, kailangan nyo munang i-input itong mga data ng hydrostatic table. Okay. Itong mga data ng hydrostatic table, i-input nyo dito para magagamit mo yung automatic answer. So ito, trimming. Ulitin ko, trimming with 2 holds. So, madali lang to siya dahil automatic siya eh. So, ang given natin, yung remaining cargo during sa drop check, yung remaining cargo natin is 2,000. Ilagay ko yung 2,000. Yung forward drop mo on drop check is 13.18. Yung drop mo is 13.35. Okay. Tapos yung LCG ng uphold is 71. I-input mo yung LCG.
Tapos yung LCG forward mo is negative 85.37. So, input mo yung required trim mo kung anong gusto mo na trim. Final trim mo, required trim natin is 0.10. Okay. So, na-input ko na lahat ng given dito. Ito yung remaining cargo natin. Forward drop, up drop, LCG uphold, LCG forward hold. Tapos yung required trim natin na trim. Na-input ko na. So, tingnan natin yung sagot natin kung pareho ba, ha? So, ang hold number 1 is 926 and hold number 7 is 1,074. So, ito na yung sagot natin. Sa automatic answer natin is 926.38 and weight up is 1,073.62. So, ito yung sagot natin sa manual, 926 and up hold is 1,074. So, pareho lang. Insakto yung sakto talaga. Okay? So, yan o. Okay, ito yung automatic answer natin na sagot. Ito yung hold forward, weight forward, tsaka weight and hold. Ito yung manual natin. 926 and 1074. Okay. Okay, mga kabaro, natapos tayo sa practice natin ngayon. Nakita nyo yung manual natin na competition sa training with two holds. I-compare natin sa automatic answer sa computer ko, pareho lang talaga siya sagot. So, ang importante, marunong kayo sa manual. Maganda kung marunong kayo sa manual para kung makakuha kayo ng program na katulad dito, madali lang. Makada, napakasimple yan, gagawin nyo lang, i-input lang yung mga given at andyan na yung sagot agad. So, kailangan i-input lang yung data ng arithmetic table para magamit nyo. Okay? So, salamat for watching the videos. My channel is Captain Shuang City. Meron pa akong i-upload ng mga videos, magkita-kita tayo sa sunod. Don't forget to subscribe, like, and share. Sa mga unang makita ng videos, mga kabaro, i-share mo rin sa mga kaibigan natin ng mga seekers para makatulong dito sa kanila, lalo na sa mga beginners at saka mga incoming checkmate. Simple mga tips lang sa inyo, mga kabaro, mga kapwa seekers, para sa career natin. So, salamat sa for watching the videos. Thank you very much. Magkita-kita sa mga. Have a good day. Bye-bye. Got it.